magandang araw sa inyong lahat. For today's video, gagawa po tayo ng chicken cordon a la chicken style. Pero bago tayo magpatuloy, if you are new to my channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para updated kayo palagi sa ating gagawin pang mga video. So guys, puntahan natin kung paano ito gagawin ang ating chicken cordon. So narito na po tayo sa ating mga sangkap guys. Siyempre we have the chicken breast. Then we have here the chest. Depende na sa inyo kung anong brand. Then we have also the ham, paprika, tapos black pepper. Then siyempre meron tayong salt. Now dito guys, inilapag na natin itong ating chicken dito sa ating plastic. Siyempre, ang plastic na gagamitin natin ay food grade. Yung ginagamit sa guys sa mga pagkain po. So, itong ating chicken breast guys is already manipis na po yan. Ayan, so tabunan po natin ng isa pang plastic para pagdikdik natin guys ay hindi siya maano guys. Hindi siya didikit po sa ating pandikdik. Ayan, gumamit tayo ng rolling pin. Wala kasi tayo ano, yung tenderizer. Ayan, didikdikin natin ito guys hanggang magiging manipis na po ito. Ayan, so manipis na po siya guys. So, i-remove natin itong ating ginawang pang cover. Tapos, ayan. So, maglagay po tayo ng konting salt guys. Ayan, yung salt natin, i-massage natin para siya ma-spread siya sa chicken. Massage lang guys. Sito it guys na kapag gumagawa tayo dito guys is malinis itong ating kamay guys ha. Para maiwasan po yung contamination po ng bacteria. Yan, dagdagan pa natin konti. Kasi itong mga ulam na ganito guys is para sa akin po, pang appetizer lang po ito. Hindi ito pang main dish. So appetizer, so kailangan siya may konti siyang alat. Tapos lagyan natin ng ano guys, paprika. Ayan, yung dami po ng paprika guys, depende sa inyo kung kayo magluluto, depende sa inyo kung gaano ito karami. Tansyahin na lang natin guys na masarap na yung niluluto natin. Ayan, so tapos massage na naman para ma-spread sa all over the chicken. Ayan. So tapos, itong ating black pepper. Depende na sa inyo guys kung gaano karami. Siyempre, iba-iba naman tayo ng ano, panlasa. Mayroon naman mga tao na gusto yung maraming black pepper, na mayroon naman mga taong ayaw nila ng black pepper, so depende na lang sa inyo kung magluluto kayo. Tapos ganun pa man, i-massage natin yan, para kapit na kapit po. E syempre para maging masarap ito guys, maglagay po tayo ng dalawang slice po ng ating chest. Tapos itong ating ham. Yan. So, dalawa. Ayan na po. So, iro-roll na natin ito, guys. Hindi, siyempre, hindi naman ito kasali itong sa pag-roll natin, hindi naman ito kasali itong plastic. Ayan, so kinakailangan siyang mahigpit po yung pagka-roll.
Kasi mas maganda siyang tingnan pag maluto na yung mahigpit na yung mahigpit yung pagkarol. Ayan. So naro-roll natin siya, transfer natin dito sa kabilang banda para ma... So para hindi tayo gagamit ng mga stick pa guys, ito guys, iro-roll natin siya sa plastic. Tapos i-refrigerate natin ito ng mga 1 hanggang 2 oras. Pagkatapos, lulutuin na natin. Ayan. So, kinakailangan na maganda po yung pagkabalot, guys, para mas magandang tingnan. Pagkatapos, syempre, ating itali yung dulo. Ayan. So, natatali na po natin yung sa kabila, guys. So, ipopost natin, guys. Ipopost natin para mag, yung nasa loob, guys, ay magdidikit po. Ayan. So, ipopost natin, tapos, tali na naman. Ayan, so, ito na guys. Wala na siya nangailangan ng toothpick para magiging circle po siya. So, na ibinalot na po natin sa plastic. Pagkatapos, i-refrigerate na natin ito sa freezer ng 1 hanggang 2 oras. At ito, iba namang karne guys, naka-prepare na ito kanina. Ito na po. Ayan, so, ilagay natin ito sa freezer ng 1 o 2 oras. Pagkatapos po, lulutuin na natin ito with the use of other ingredients pa na hindi ko na-mention kanina. So, narito na po tayo guys. Ipagpatuloy natin ang ating pagluto sa ating chicken cordon. Narito na po ang ating chicken na nakabalot po sa plastic. This is after 1.5 hours. Galing po ito sa freezer. Ayan. So, ang gawin natin dito is bubuksan na natin ito galing sa balot niya. Ayan, so maganda ang pagkabalot po natin ito kanina. So ang purpose po nito guys na nilagay natin siya sa freezer para kapag niluto natin hindi siya maghihiwalay. Kahit hindi na natin siya lagyan po ng ng toothpick, okay na po siya. Ayan, so nabilog na siya. Ayan o, medyo manipis po, so nakita yung cheese sulod sa loob po. So ang gawin natin dito is ito na po ang ating itlog. Lagyan natin ng konting asin. Ayan. Para mas lalo pang sumarap ito guys, i-dip natin ito sa itlog. Ayan. So, ang gawin natin guys is i-dip muna natin dito sa cornstarch pagkatapos dito sa itlog. Ayan. So, ingat-ingat lang po ng konti para hindi masira yung ating ang ating karne po. Ayan. So, kinamay na natin ito guys kasi malinis naman itong kamay natin. So, narito na po guys ang ating kawali na mayroon na po mantika. Lutuin na natin ang ating chicken cordon.
So lulutuin natin ito, guys, in medium heat lang po. Kasi kapag masyadong malakas, madali pong masunog itong ating breadcrumbs. Kaya low fire lang po. Low fire o medium heat. Ayan na po. So ilagay na natin ang ating roll. So low fire lang po tayo, guys. Para sabay-sabay lang. Ito lang apat. Ayan. So, takpan ha. Takpan po natin para maiwasan natin yung ano, yung paglipad ng napakainit na mantika. So, narito na po, guys. Buksan na natin. Parang pulang-pula na po. Try natin i-flip. Nako, parang, ayan. Ayan, pulang-pula na po. Ipiplip na natin. So, takpan natin muli, guys. Kasi napakainit po ng mantika kapag na liparan po tayo. Nako. So habang pinapaluto natin itong ating chicken cordon, guys, i-prepare natin ang ating sauce. So sa ating sauce, gagawa lang tayo ng mixture po ng ketchup. Depende ninyo kung ano yung gagamitin nyo yung ketchup. Ang sa akin, I prefer to use this one. I don't know the name of this. Ayan, para wala rin pangalan, guys, bahala na kayo. Ayan. So tapos, lagyan po natin ng mayonnaise. So mixture of ketchup and mayonnaise. So sa palagay nyo, guys, masarap kaya ito? Sa sauce pa lang, guys, napakasarap na po. Dagdagan pa natin ang ano. Ang ratio lang po nito, guys, is 1:1 lang po. Kung gaano karami yung ketchup, ay siya rin ano din, ang yung mayonnaise. Damihan na natin kasi kakainin ito mamaya. Kulang na itong konti. Tapos lagyan po natin ng konting ano, isang pirasong ano, kalamansi para may konti siyang asim-asim. Tapos halo-haloin na lang natin. So this is our ano, sauce para sa ating chicken cordon. Worth to eat. Ayan. Ayan po. So, hinalo-halo na lang natin, guys. Para labas yung ano niya, natural na texture. Ayan. So, narito na po ang ating ano, guys, ang ating sauce, ang ating chicken cordon. Ayan, lagyan pa natin ng konting ano, guys, paprika. Depende sa inyo kung gaano karami, ha. Kasi yung paggawa po ng sauces, depende lang po yun sa kumakain, eh. Kung gaano kasarap yung gusto mo, depende na lang yun sa'yo.
Yan. Okay na lang yan. Tapos, paghalo-haloin na natin. Ayan na po. Napakasarap. Ayan po guys. So sa palagay ko po, ito ay lutong-luto na po. Ayan, pulang-pula na. So, it's time to remove it. So dito natin ilagay guys sa ating ano guys. Ayan o, screen dito guys. Strainer. Para tutuloy yung extra na oil. Ayan. So, patuloy natin itong extra oil, guys, bago natin i-slice. Nako, ang sarap. Ayan na po, guys. Tingnan ninyo. Napakasarap. So, slice natin to para makita natin kung gaano ito ka sarap. Narito na po ang ating chicken cordon na cheesing cheesy. Ayan, napakasarap po nito guys. Ayan o. This is worth to eat. No? Worth to eat. Ayan, kung nagustuhan ninyo guys ang ating chicken cordon, kung sa palagay ninyo 2 thumbs up ito, pakisubscribe naman ang aming channel and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga gagawin pa naming mga next na video. Ayan, ito na po ang aming chicken cordon na super sarap. Ayan, cheesing cheesy. Thank you for watching.